Hi there, Show Girls and Show Boys. My name is Roland P. Peñares and welcome to my channel. Today po, luto-luto tayo. Yung binigay po ng barangay po namin na mga goodie bags or relief goods, yung po yung lulutuin po namin. So, ito po yung natanggap po namin kahapon, pero ngayon ko lang po siya bubuksan. I think this is good for 2 weeks. As you can see, meron iba't ibang dilata. Buti na hindi lang lahat sardinas. No? So, I think this is 14. Pagkatapos ang bigas, I think, is 5 kilos. So, this is good for 2 weeks, I guess. Kasi, this dilata, 14 pieces eh. So, ibig sabihin, no, pang 2 weeks to. Kasi yung last nilang binigay, yung galing sa sa City Hall, was good for 1 week. Ito naman, City Hall dito galing, na course through po sa barangay po namin, sa care of po sa kapitana namin, si Kapitana Tita Valdez. So, good for 2 weeks na po itong binigay po nila. And I'm happy po dahil napasaba din po ako sa listahan. Kasi, ang sa akin lang kasi, hindi naman sa, I don't want to talk about politics ha. Medyo na-unfair din po kasi ako. Unfair for me. Kung kunwari, hindi po ako masama. Alam niyo po bakit? Kasi, sabi kasi nila, ba't bibigyan kami mga middle income earners, eh, kumikita naman kami. Ang tanong, nakita ba kami ngayon? Okay, ang isang tanong pa, nagbabayad po kami ng tax eh, ng tax, di ba? So unfair naman sa amin na wala kaming tulong na makuha galing sa government during these times. And during regular days naman, kami mga middle income earners po ang malakas gumastos, bumili ng mga gamit, mag-grocery, lahat-lahat. May tax po yan. May VAT po yan. Okay? Eh, yung mga mayayaman po, yung mga sobrang yaman, nagagawa lang ng paraan niya na ma-reduce yung tax nila. So, nakakaiwas sa mga malaking bayad sa tax. Pero kami po hindi. So, during this time po talaga, nararapat na din, makatagap din kami ng ayuda galing po sa government. Di ba po? So, enough with that. Ang gagawin po natin today is magluluto tayo ng sardinas. As what I promise you sa teaser ad po namin, gawa kami ng magluluto tayo ng 3 recipe using this, itong sardinas, itong pinaka basic na sardinas na to. Okay, so for our first recipe, luluto tayo ng sardine nugget. Okay, and with that, ang mga recipe po natin ay ito. First is 1/2 cup ng flour, 1/2 cup ng cornstarch, pagkatapos 1 teaspoon ng baking powder. Ito naman, daan ng sibuyas. Konti lang siya guys, mga ilang strip lang. Mga ganito kadami lang. Tapos 1 medium size na sibuyas. And then 2 to 3 cloves of garlic. Salt and pepper, 1 egg, and cooking oil. So, ang gawin natin guys, para ganito, para medyo mapabilis po tayo, no? During cooking, hindi na magsasalita. Nandun na rin sa instruction na ilalagay ko na nandun sa ilalim yung dapat nyong gawin or ano yung uunahin natin, ano yung susunod, parang ganon. Okay? So, that's it. Simula na tayo.
Now for our second recipe po, we will do tortang sardinas. For that, ang ingredients po natin are isang lata pa rin na sardinas. Pwede nyo gawing dalawa, pero ginawa ko lang isa. Kasi ang nagsasample lang naman tayo kung ano yung tipid eh. Diba? And then, 3 eggs, pwede rin po dalawa. Pero mas gusto ko lang yung tatlo kasi para mas dumami yung pwede magawa. And then, isang 1 medium-sized onion. Then, ito rin, dahon ng sibuyas. Then, malunggay. Yung malunggay, ganito kadami lang. Sakto na po siya. Ito, 1/2 teaspoon ng salt and pepper. Okay? Now, mix na po natin. Ito guys, sinanggalan ko na siya ng buto-buto. Kasi ayoko talaga na may buto-buto eh. Kaya lang, ang iba, okay lang sa kanila. Ako medyo, nag-inarte lang. So, ito naman, lagyan natin siya ng itlog. Okay. Mas gusto ko yung maraming itlog para maraming makain. Now, this one, yung onion. Okay. Mix-mix lang po tayo nito. And then, yung dahon ng sibuyas. Tapos, malunggay. Ako gusto-gusto yung malunggay kasi very nutritious at napupulot mo lang siya, napipitas mo lang siya sa bakuran. Ito galing po to sa amin. Tanim lang po namin to. Then yung salt. Then yung pepper. Okay. So ito na po siya. Mix-mix lang po tayo nito. Sa ating recipe is yung pinaka-common. I think alam niyo na po paano paggawa nito, pero of course may mga viewers po tayo na talagang walang kaalam-alam. So, for their benefit po, gawin na rin po natin siya. Ito po yung sardinas with miswa. Napakadali po niya guys. Ito lang po yung ingredients niya. Miswa, tapos itong bawang, sibuyas, of course, yung sardinas natin, salt and pepper, mantika, tsaka water. Yung water natin, nasa mga more or less, 2 cups or 2.5 cups po yun. Okay, sample lang po to. And then, ito, meron po nabibili sa palengke kasi na supot lang. Pero kailangan po natin, kung itong bibili nyo, itong ganito passing brand, ganito po naman niya, 4 na ganito. Nagamit ko na po yung iba nito. So, 2 lang natitira. For this recipe po, ito lang kailangan natin. Okay, parang kalahati lang ng isang supot na ganito. So, oops. So, try natin. Ituin natin doon.
So guys, that's it. Hindi na napag-outro kanina. Dapat sana upo ako sa likuran. Tapos, sasabihin ko yung closing ko habang nakalagay yung mga pagkain dito kanina. Kaya na sobrang gutok, kumain muna kami. Ito na yung actual meal namin. Dalawa lang kami kumain ito, pero halos maubos na lahat. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa pinakita namin na video today. I hope na you'll subscribe. Kailangan ko po ng subscribers, guys. I need, as of now, as of today, as of this taping, kailangan ko po ng mga 900 ka-subscribers. Kasi, I need 1,000, yun ang requirement ng YouTube. May nakaka 100 po lang ako. So, please lang, subscribe po. And then, click na rin the bell button para updated po kayo kung may bago kaming video na lalabas. Okay? Thank you for watching. At ang last ating recipe, ito lamok. Ito lamok.